Tara mga ka-Jepok, samahan nyo ako magluto ng crispy pata. Bumili ako ngayon ng crispy pata. Samahan nyo ako, gawin natin to, iluto natin para makita nyo paano ang proseso ng paggawa ng crispy pata. Ito ano. Naminlaki nang nabili yung crispy pata. Hugasan muna natin para matanggal yung mga dugo-dugo niya. Sobrang laki yun. Umabot to ng 2 kilo't kalahati. Hugasan muna natin. No? Kasi minsan sa palengke, dinadapuan ng langaw yung mga panindang baboy, no? Hindi natin alam kung nag-iiwan ba ito ng bakterya o nakapag ba sila ng mga bakterya sa baboy, no? Kasi alam naman natin ang langaw kung saan lang siya dumadapo, no? Ang magkita mo, laki, no? Halos kasi laki ng lababo. Yan. Yan, ugasan na natin, no? Lalagyan na natin sa pressure cooker na 6 volts, no? Pero mukhang may problema. Hindi siya magkasya. Na sobrang laki niya, hindi siya kasya sa 6 volts na pressure cooker, no? Kaya naman natin ipipressure para masarap dahil lalambot yung hanggang loob niya. Teka, gagawin ko muna ng paraan, ha? Ipipressure natin yung pata, no? Para naman masarap siya. Lagyan na natin ang tubig. Ayan. Ilagay na natin yung bawang, sibuyas, at saka yung pamintang buo, no? Para maging malasa siya. Tapos lalagyan na rin natin ng asin para pantimpla niya, para manuot na yung dinamlam doon sa loob ng pata, no? Ayan. Pressure siya natin ng 30 minutes, no? Kasi siguradong malambot na yung laman niya. Pag malamig na yung pata, bubudburan natin ng asin at paminta ang kabuuan para pangpalasa niya. Pag-wide siya. Kaya sa patrikam siya.